Featured scorpion. Androctonus politicus bright morph. Androctonus politicus. Bale, ito yung ano, isa sa mga paborito kong Androctonus. Kasi ito, madaling is-distinguish or madaling makilala kaysa mga Australis, Hector, o kaya yung ano, bicolor o Liobeli. Kasi ano siya, kakaiba yung kulay niya. Kaya mas madali siya makilala kaysa ibang Androctonus. Dati kasi, merong isa pang Balutchikos yung Dark Morph. Ito kasi Bright Morph, bago lang ito eh. Yung Dark Morph, medyo black, medyo ma-brown siya. Ito, hindi ko sure kung may nakabreed na nito, pero ito bago pala sa hobby. Ito ngayon yung sa mga project ko, then gusto ko nung papadami ito para ma-share ko din sa iba mga hobbies. Mapadami ulit siya sa hobby natin din sa Pilipinas. Yung Dark Morph meron din ako, kaya lang medyo maliit pa. Yun din, isa pa rin sa mga gusto kong ma-breed. Sa male and female naman ito, yung male niya medyo maliit, tapos yung claw niya medyo bulky. Tapos yung female niya, di hamak na mas malaki kaysa sa male. Kaya mas madali mo sila ma-distinguish kung adult na. Pero kung ikaw yung nagmamadali, 2 ay pa lang, pwede mo siyang infecting cows o bilangin mo yung infecting siya. Sa try ko i-breed tong Androctonus balichicus, bali ito yung male, yan. Medyo maliit yung male. Kaya kukuha natin yung female. Yan, nakita nyo, medyo malaki yung female sa male. Kaya titinaw rin kasi pag aggressive to, pwede silang magpatayan. Yan. Medyo aggressive yung female. Ngayon, try natin posisyon kung mag-react yung male. Yan ang nakita nyo, nagsisimula na yung kanilang mating ritual. Bali, ang binabantayan nung male, yung buntot ng female kasi baka isting siya. Yan. Ngayon, magbibigay siya ng vibration, ibabibrate niya yung female. Pag yung female, nakita niya na wala nang balang mag-isting, bibitawan niya din, kakapit siya doon sa kamay ng female, then magsisimula na yung kanilang mating dance. Panorin natin. Yan, medyo nagiging submissive na female. Inililipat na ng male yung hawak niya doon sa mismong claw ng female. Bibitawan na niya, unti-unti na niya bibitawan yung buntot ng female. Yan, nakita nyo. Pagbitawan na niya yung buntot ng female, magsimula na yung mating dance nila. Yan, kasi pag hindi niya ginawa yan at hindi pa siya masyadong kilala ng female, may tendency kasi na isting siya para mamatay siya o kaya kainin siya nung female din. Ngayon, pinapakita nung male na gusto niyang i-mate kaya nagbabibrate siya para magkaroon ng urge yung female para magpag-mate sa kanya. Yan. Ngayon, mukhang safe na, binitawan na ng male yung stinger o yung buntot ng female, then yan, magsisimula na sila ng mating dance. Ito mga balutchikos, medyo madali itong i-breed kasi hindi sila masyado aggressive. Pero may time din na pag yung female gutom, kakainin niya to kasi nung dati namin binibreed itong balutchikos, nakakaroon ako ng experience na kinain niya yung male. Sa ngayon, mukhang hindi aggressive yung female, hindi kanina, parang aggressive na aggressive siya, gusto niya i-sting. Kaya tingin ko magkaroon tayo ng successful mating ngayong sa video to.
pagkatapos ng mating, bale, binibigyan ko ng pagkain yung female kasi usually pagkatapos ng mating nila, gutom to eh. Kaya pinakain ko siya para sure na mag-gravid. Then, kung ano, para sure din, after 2 weeks, pwede mo ulit try isa lang. Pag sumalam pa, okay. Pag hindi na, mag-wait na lang din. Malalaman na lang yan pagka tumaba na. Ito yung pinakain ko na method na female balutsikos. Kagabi pa niya ito na sinimula, siguro mga 9 o'clock p.m. kinakain niya hanggang ngayon. Yan, may natutira pa ang konti. Kinakain niya at medyo tumaba na ulit yung kanyang tiyan. Then, papakain ko lang ito, tuloy-tuloy lang para matuloy-tuloy din yung pagbubuo ng embryo test. Mag-rabid na itong SP na ito, itong female balutsikos ko na ito. Isa sa mga nauna ko na pinag-mate na Adrox Balutsikos, bali tingin ko possible positive na grabe na to. Bali na mate siya ng September 11. Then ayun ang itsura niya ngayon, medyo mataba na, sobrang taba na. Then yung side niya may nakikita ng konting wala pa, meron na konting embryo. Bali meron ng bilog-bilog. Then, pag yan ay visible na, ibig sabihin, malapit na yung mag-pop. Yan mga kabi, medyo matagal yung video natin ngayon. Yung pinakita ko sa inyo SP, isa sa mga rare pa o konti pang SP sa Pilipinas, yung Balutsikos Bright Morph. Sana mapadami natin. Sa mga gusto mag-alaga, pinapauna ako na lang, kailangan bago kayo mag-alaga ng Scorp, dapat may legal papers para wala kayong hassle. Kasi ito, exotic kasi ito eh. Hindi ito siya kagaya ng mga domesticated na pwede mong alagaan o mabili mo na sa mga ano lang, backyard keeper o kaya mga backyard farmer. Ito kasi dapat merong legal papers para wala kayong problema at tuloy-tuloy lang ang pag-alaga. Happy keeping! Sa mga bago pala sa channel ko, panoodin nyo lang yung mga video. Baka malay nyo, magustuhan nyo pag-alaga ng scorpion. Bali, madali lang kasi ito alagaan. Hindi masyadong high maintenance. Kahit once a week o kaya once a month, pwede mo siyang ibisitahin o kung kailan ka lang. Tapos pagka nagustuhan mo siya, stress reliever din. Pag gusto mo, i-display lang. Hindi ka mamamroblema sa pagpapakain o kaya hindi mo kailangan paliguan o hindi rin maingay o nakakaperwiso sa ibang tao. Maraming salamat at kita-kita tayo sa hobby. Happy keeping! Paki-subscribe na lang o kaya like and follow nyo lang din para ma-update kayo sa aking mga bagong video.